sa inyong lahat, mga kapatid, at sa lahat sa ating Panginoon na nakilala sa lahat. Amen. At salamat po sa Diyos na napakabuti. Amen. At dinako muli po ng ating Panginoon na kanyang kapunay. Isa pong napakalaking opportunity na tayo po'y dumako sa bahay ng ating Panginoon. Amen. At welcome po kayong lahat, mga kapatid. Welcome to the house of the Lord. And welcome sa mga bagong dating, Brother John and Sister Babes. Namin kayo. And praise God, mga kapatid, welcome kayo sa ating bagong bisita. Bisita po natin tonight. Welcome, sister. God bless you. At nagpapalain po tayo lahat ng Panginoon. At ilang araw na lang, ano? Pasko na. Amen. Ilang araw na lang. And I thank God dahil talagang lagi tayong sinasamahan ng ating Panginoon. At bukas ay katapusan ng January, no? Tatapos na naman yung January, February naman. At happy birthday sa ating mahal na pastor. Pagkakataon, patuloy po natin kasama sa panalangin ng ating bansa, ating buong pamilya, maging yung mga bansa na apektado. No? Kasi yung narinig kong pag-uusap ng yung Dante Maravillas ay more than doon sa balita sa mainstream media. No? More than doon sa binabalita nila kasi lockdown na yung lugar ng China, dalawang halos bayan na yan. Pero we believe na we are protected by the hand of God. Kaya nga, thanks God dahil meron tayong Diyos na nagpro-protect sa atin. Amen. At sino yung walang pangarap dyan, mga kapatid? Sila. Lahat tayo, mga kapatid, ay naniniwala ko na bubuhay tayo. Nabuhay tayo sa mga pangarap. Amen. Hindi sa panaginip, ha? Amen. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga pangarap natin. Na talaga namang lahat tayo, kaya nga nandito tayo, mga kapatid, kaya nga tayo nag-sacrifice, kaya nga tayo ay nandito sa bansang ito, ay dahil may mga pangarap tayong gustong maabot. Amen? Gusto natin, pag-uwi ng Pilipinas, meron na tayong bahay, kotse, ano man yung mga pangarap ninyo, mga kapatid, ay lahat yan, yung pangarap natin, yung sa vision natin, mga kapatid, na once, nasabi nga doon na darating ang panahon, mga kapatid, na yung tinatanong kong yung pangarap na yon ay matatanggap, makamit ko sa biyaya ng ating Panginoon. Pero hindi ganun kadali, diba? Kasi sabi nga po doon, hindi ito overtime. Sabi nga doon, natulog ka ngayon, bukas nandiyan na yung pangarap mo. Diba? Hindi overtime yon. Kaya nga mga kapatid, ilang taon na tayo dito, pero mga kapatid, yung iba ay still nangangarap pa rin. At least, hindi ako po ito yung pangarap. Diba? Huwag tumalisin yung mga pangarap na yan, mga kapatid, yung mga dreams natin. Kaya nga, ang pag-usapan natin ay dreams, no? Yan yung pag-usapan natin, mga kapatid, ay yung mga pangarap natin. Na ilang panahon na, mga kapatid, ay yung iba naman talagang napulpo na yung kailang mga pangarap. No, yung iba talagang hanggang ngayon talagang adon pa rin ang kailang desire. Ang sabi nga po doon na matanggap yung mga pangarap na yon. Amen? Kaya nga, salamat sa ating Panginoon dahil tayo nabubuhay. Kasi kung wala tayong pangarap, ang isang tao walang pangarap ay ano? Death. Kaya hindi, sabi nga doon, tayo lahat talagang yung nagmamotivate sa atin, muna sa lahat ng ating Panginoon, yung nagbibigay sa atin ng aspiration, inspiration, mga kapatid. Na sabi nga doon, natapusin yung mga kontrata po natin dito at pagbalik sa Pilipinas, then
for good na, hayahay na. Oh, hayahay na sila. Na talaga ang sitting pretty na doon, para laalaga na lang na ako. Nakakala natin, grabe na tayo ng araw. No? Sino ba yun? Kahit na ako dyan, mga anak. Ako na lang yun ang pinalaga. Ako na yung pinag-aaral. No? Tapos na eh. No, mga kapatid, kaya praise God dahil lahat tayo ay nandun, tinutumbok natin yung mga pangarap po natin. At yan po yung ating pagsasaluhan po natin tonight. At ilagay nyo sa inyong puso yung pangarap ninyo. Pangarap po yan, matagal na. Amen. Amen. Eh mga kapatid, sabi po doon, ang things daw ay strongly desire goal or purpose. And there, sabi doon, something that fully satisfies a wish. At sabi dito yon, want, aspiration, will, or ambition. Yan po yung nakita kong definition po ng aking mga pangarap. Amen? Ambition, yung goal natin, yung purpose natin, yung will. Marami yan, mga kapatid, nasabi nga doon, sino yung gusto magpastor? Ako, walang magtas ng kamay. Mga kapatid, ang dami nating pangarap. Yung sabi nga ito, magkaroon ng magandang bahay, kotse, ng negosyo. No? Talaga yun ang mga pangarap natin, mga kapatid. At hindi masama yun. Sino ang sabi masama? Walang masama doon, mga kapatid, sa pangarap na yun. Amen. Kasi design ng Panginoon, sabi nga, kaya nga sinabi natin, Panginoon, kaya nga siya pumunta rito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi sa John 10:10, ganap na buhay at kasiyasiya. Kaya lang, meron tayong kaagaw sa mga buhay niyo sa blessings ng Panginoon. Sabi nga doon, punta naman ang magnanakaw dito upang ang kaaway parang pumatay, magnakaw at magwasa. Kaya nga sinisira niyo yung mga pangarap natin. Kaya maraming strategies dyan na ginagawa upang sabi nga doon, huwag na natin ituloy yung mga pangarap. Diba? Minsan, nabipail tayo. Diba? Naku, ayoko nang tumuloy kasi failure ako dyan. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Na minsan, naayon natin tumuloy, give up na tayo kasi parang mahirap naman yata abutin yung pangarap. Gusto kong mag-artista, hindi naman ako artistahin. Diba ba? Parang gano'n ang tingin natin. Pero puso na yan ngayon. Diba ba? Kahit hindi ka tayo guwapo, basta meron kang kakayahang umarte, pwede ka na. Okay. Ah, pwede na sigurado ng ngayon niya. Kaya mga kapatid, kaya sa Proverbs, sabi doon, chapter 10, verse 28, the aspiration of good people end in celebration. The ambition of bad people crush. No? Kaya nga mga kapatid, yung mga pangarap ng mga mabuting tao, mga mabuting tao, tapos yung kagaya po natin mga kapatid na may takot sa Diyos, ay nag-end up ng celebration. Kaya nga mga kapatid, ang ganda talaga ng sabi nga doon, kapag kanaroon tayo mga pangarap, tuloy lang po natin yan, lalo na pagka ito ay mula sa Diyos. May mga kapatid, making your dreams come true, ito po yung ating mong title na pag-usapan. At ako'y naniniwala na gusto nyo rin po yan. Amen. Yung mga pangarap natin ay maging totoo. Yes. No? Yung mga pangarap natin ay maging hindi lang sabi nga doon talagang tinatanong mo lang o sabi nga doon nakatingin ka lang kundi ito ay matatanggap po natin. Amen. Amen. Mga kapatid, basahin po natin ito po yung isang panaginip. Ito naman po yung panaginip niya. Ano po? Iyan tulad po natin sa pangarap natin. Ito po ay panaginip ni Joseph the Dreamer. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, at basahin po natin po Genesis chapter 37, verse 2 hanggang sumusunod na talata. 1, 2, 3, 4, 3. Joseph was 70 years old, young man. He took care of the flocks of his sons, Bela and Zilpah. His father's wife, Joseph told his father about the bad things his brothers were doing. His dad loved Joseph more than all his sons, because Joseph had been born in Israel for all age. So he made Joseph his treasure from the promised peace. Joseph brought his son of their father loved him more than any of them. They hated Joseph and couldn't speak with him on their matters. Joseph had a dream, and when he told his brothers, they hated him even more. He said to them,
bundles out in the field, and suddenly mine stood up. It remained standing while your bundles scattered around in bundles and bowed around in him. Then his brother asked him, are you good with your king or rule us? They hated him even more for his things and his words. So his father was gracious to him, but his father kept thinking about these things. I think manalangin. Panginoong Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus na ibuk po na anak at aming Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa biyaya mo at habag mo sa bawal sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, na ginadaan po kami mo lahat tonight sa gasalan na ito. At dalahin po namin, Lord, na minsan pa, Lord, na ang salita mo, Panginoon, ay ipahayag mo sa amin na nagpapalaan. Gamitin mo lamang, Panginoon Diyos, sa ilingkod na bilang mouthpiece ng iyong makapangyari sa nito. At dalahin po namin, Lord God, na yung salita, Lord God, na maunawaan po namin, yung simpleng mensahe, maintindihan po namin ang ilalim po sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, may your name be glorified. May your name be magnified. Amen. 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 Mga kapupunan. Amen. Mga kapatid, si Joseph Roma, ay isa pong isa sa mga anak ni Israel o ni Jacob. At nabasa po natin, mga kapatid, kung si Joseph ay isang 17 years old pa lang siya, mga kapatid. Pero dahil siya'y paborito ng kanyang tatay, ay talaga naman kapag favorite ka ay talagang sunod sa layaw. Ano po? Kung imagine niyo po, mga kapatid, na talagang nandoon siya lagi siguro sa kanyang tatay, ano po. At dahil po doon, si Joseph din ay isa po siyang mag-aalaga ng mga hayop. Amen? At kasama ng kanyang mga kapatid. No? Imagine niyo yung nangyayari ng panahon na yun. At dahil sa mahal ni Jacob kung si Joseph, mga kapatid, nagkaroon po ng inggit kung kanyang mga kapatid. And then sabi nga po doon, talagang sanggit ng kanyang mga kapatid, talagang ayaw nga, kasi nga, kahit friendly talk, wala eh. Ginagawa nilang value wala si Joseph, kasi si Joseph ang mahal ng yung kalang tatay. And then mga kapatid, one day, si Joseph ay nanaginip. At yung kanyang panaginip, mga kapatid, ay sabi nga po doon, nagbigis siya ng mga uhay. At sabi nga po doon, yung kanyang uhay na nabinigis ay tumayo at yung kanyang mga uhay ng mga kanyang mga kapatid ay nag-bow down. Mga kapatid, doon sabi nga po doon, nag-start na lalo ang kanyang mga kapatid na lalong magalit sa kanya. And then mga kapatid, maging yung kanyang tatay ay minsan sabi nga po doon, naging, huwag mo nga kaming ganyanin sa panaginip mo. Hindi kami naniniwala sa panaginip mo. Kaya nga, sinabi ito mga kapatid, at the time mga kapatid, dumating yung from 37 to 50 ng chapter ng Genesis, makikita po natin mga kapatid, yung kanyang istorya, kung ano po yung kaganapan niya. Mga kapatid, si Joseph, 17 years old, ano nangyari dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, binenta siya. Nais siyang patayin, mga kapatid, at binenta siya doon sa mga Amalekites o sabi nga doon sa mga naglalakbay. At binenta naman ng mga naglalakbay kay Putipar. And sabi nga po doon, from 17 hanggang sa mga taon na kanya pinisearch doon sa kay Putipar, pumabasahin po natin yan to make it short yung kanyang yung kwento. Ay, ano kanya nangyari, mga kapatid? Ang ganda nung kanyang pagsiserve doon sa kay Putipar's house. At nag-bless yung kanyang buong pamilya, yung buong kahanan na yon. Pero merong sa kanyang pagiging nandoon sa bahay na yon, si Joseph ay naging isang makisig na lalaki. No, katulad ni nila. No? Makisig at talaga namang sobrang kisig, kagaya ni Brother Ramil. At hindi lang makisig, mga kapatid, talagang iba yung kanyang yung kanyang kakisigan, nakakabigan. yan yung po yung And then mga kapatid, doon nag-start yung dalig ni Kaya mga kapatid, maraming mga pangarap sa ating nga doon. May mga hindrance sa ating mga pangarap. Ay, hindi mo alam ba kayo? Amen. May mga
may mga frustration, may mga failures, may mga bagay na dumarating mga kapatid sa mga pangarap natin. Sabi nga doon talagang mga enemies na umahatak sa atin minsan mga kapatid upang huwag na natin ipagpatuloy yung mga pangarap na yan. Amen? Amen? Maaari sabihin natin talagang minsan ano pa yung parents pa eh. No? Kaya mga kapatid, talagang kailangan nating makita. Yung deserve ninyo, pangarap ninyo, sige lang, mangarap tayo na kasama ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, how to make your dreams come true? Mga kapatid, kinahalin niyo po ba siya? Sino siya? Susan Boyle. Siya po si Susan Boyle. Boyle. Siya po ay first appearance niya 2009 in British Got Talent. Amen? Hindi niyo kilala, no? Hindi po siya naging winner. Kaya lang mga kapatid, nung siya nag-appear doon sa pintablado kay sino ba yung nandoon sa kala Simon mga kapatid. Ay nagtaasan agad yung kilay ng mga nanonood. Nasabi nga po doon mga kapatid talagang sino yan? Ano yung dahilan mo bakit ka narito sabi ni Simon? Ano yung interview niya? Sabi niya doon, sabi ng babae, I dream a dream. Ano yung dream mo, sabi ni Simon? To be a professional singer. Yung kanyang pangarap, mga kapatid. Maging professional singer, kaya nagtaasan yung kilay ng mga nanonood. Parang hindi siya naniniwala. Para bang wala si itsura. Eh, pagkatanang wala talaga si itsura, di ba? Hindi naman beauty queen contest yung kanyang sinalita. Di ba? Kagandahan ng boses eh. Yung kaya nga, yung singing contest yung kanya sinalihan, dahil hindi talaga siya, kung titignan po natin, bagsak doon sa appearance. Mga patid, sabi niya, sino yung, ano yung nagtulak sa'yo, gusto kong maging katulad ni Ellen Page? Yung kanya pong, pangarap. Then, okay, sabi ni Simon ng mga hurado. Then, nagsimula po siyang kumanta. Nagsisimula pa lang siya, mga kapatid, naghiyawa na yung tao. Hanggang, sabi nga po doon, 10 million agad yung kanya pong viewers that night, mga kapatid. Doon yung 10 million. At marami pa doon, mga kapatid, pinakarating po siya, semifinal hanggang final. Kaya lang di po siya pinalad. Second runner-up lang siya. Pero naging professional singer siya. Amen. Mga kapatid, 47 years old. Bakit hindi pa siya pumundot? Nung araw, nagsabing bata-bata pa siya, baka medyo pa siya may hubis yung kanyang katawa, maganda yung kanyang. No? Bakit? Bakit hindi nung 30 years old? Bakit 47 years old? Eh, yun yung panahon niya. Yung time natinginday yung mga kapatid. Kaya mga kapatid, I dream a dream. Natanggap ni Susan Boyle yung kanyang pong pangarap. Pangarap, sabi nga din naman, tagal niyang pinangarap. How many years? Darating din ang araw na ako tatayo doon at nakanta. Magiging professional singer. Amen? Amen? Kayo ba gusto niyo mga professional singer? Amen. May panahon pa. May panahon pa. Mga kapatid, una, don't let anything push you into a dream. Huwag niyong hayaan na itulak kayo sa inyong mga pangarap. Para bang pinilit lang kayo. Amen? Kasi minsan pinipili. Dahil na yung mga anak natin na tinutulak po natin, gusto natin sila. Ah, mag-engineer ka. Diba? Mag-doktor ka. Kasi hindi ko na, yung mga failure natin mga kapatid, huwag na natin isama doon sa mga anak natin. Amen? Kasi failure ka sa ganito eh. Tapos ipapasa mo sa anak mo. No? Eh, hindi naman gusto ng anak mo yun. Di po ba? Anak natin din gusto yun. Kaya mga kapatid, kaya hindi nagkakaroon ng tamang, yung kanyang pangarap ay, yung pangarap natin, eh mapapunyon ko yung mga pangarap nyo, natupad ninyo. Ang iba. Yung iba. Kaya ba? Ako, pangarap ko lang talaga, mga kapatid, maging pulis eh. Last time pa sa pangarap. Kaya lang, naging tulisan ako. Kailangan ng tulis. Eh, malaki na talaga yung tiyan ko. Doon na ako sa, sa may mga poster o ano, ang bayan ko. Yung mga pulis, may hihilig dyan sa mga poster.
Yan. Tago ng tago. Mga kapatid, don't let anything push you into drink. Kahit sabi niya doon, thou is love Joseph more than any of his other son. Kahit mahal ka ng magulang mo, sabi nga doon, our family can guide us. Totoo yan. Amen. Mag-guide tayo ng ating pamilya. Ang ating mga kaibigan, our friends can cheer us. Sabi nga doon, sabi nga, ano ka niyan? Sige, push mo yan. Bagay na bagay ka dyan. Diba? I-encourage ka pa niyan eh. Ay, niwala ba kayo doon? Tama-tama ka dyan. Dyan ka magaling. Kaya-kaya. Eh, hindi naman yun ang gusto mo. Kaya mga maraming pangarap na failure, mga kapatid. Amen? Kasi hindi mo gusto eh. Iba tinulak lang. Katulad na sinasabi ko kanina, mga kapatid, na yung gusto ng magulang, huwag na natin sabihin na gusto ko din para sa anak ko. Kaya nag-aaway bandang huli. Pero ako kilala, mga kapatid, sabi nga ko, ayaw na kanya, ayaw niya pala ng gano'n na trabaho. Itinapos niya. Ay, nako. Sakit sa loob nun. Primo, pinaggastuhan, kasusan ng ilang taon. Nakaunawa niyo ba? Kinasusan ng ilang taon, pagkatapos nung gano'n, eh, makatapos, mga kapatid, then, ano ang ginawa? Eh, hindi pala niyang gusto. Sayang yung panahon, sayang yung effort, yung financial, sayang lahat ng ano. Hindi pala yun ang pangarap niya. Ang pangarap niya, bahay lang. Ang pangarap niya, mga kapatid, ay mag-computer lang. Dapat yun na lang tinutukan niya. Di po ba? Kaya ang bigat eh. Bumigat ng bumigat, mga kapatid. Yung pala ay yun pala. Iba pala yung pangarap. Kaya nga, mga kapatid, our family can guide us. Our friend can cheer us. Amen, mga kapatid. But only God can carry us to a place of a dream came true. Tandaan po natin, mga kapatid, only God can carry us to a place of a dream came true. Amen. Walang sinuman, mga kapatid. Pag nasa puso mo yan, pursue that. Amen. Gawin mo yung gusto mo. Doon sa pangarap mo, mga kapatid, upang wala tayong pagsisihang bandang huli. Amen? Amen. Don't let anything push you into a dream. Dawa, mga kapatid, na itulak ka doon ng insinuman. Dahil ginusto nila para sa'yo. Eh, hindi naman para, hindi naman gusto, hindi mo man gusto. Amen? Eh mga kapatid, ang hirap na sabi nga doon, pinutulak lang sa isang bagay na ayaw mo. Amen? Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya nga sabi nga doon, yung ating mga magulang minsan, ay nagsisiyahan pa. Dito ikaw yung ano eh. Ito dapat para sa iyo eh. Diba? Ganyan dapat ang tinapos mo. Kundi sana naging matigas ang ulo mo. Eh ayaw ko nga ng ganun eh. Galing mo, ilan, may nabalita ako mga kapatid, 10 taon na ng college. Hindi pa tapos. Master ang nga. Pero mo, ang dami ng kinuhang ano, ang dami ng kinuhang course. Nagsimula sa web. Basta marami siyang simulan. Puro simula eh. Puro pa simula. Eh walang natapos. Wala siyang talagang gustong gawin. Kundi sabi nga po doon, yung pangarap niya, no? Imbis na 4 na taon lang, eh 10 years, primo. Tapos kukuha ka pa ng exam, tapos bagsak ka pa ng 10 years ulit. Wala na. So, kaya nga mga kapatid, don't let anything push you into a dream. Pangalawa mga kapatid, don't let anything pull you out of your dream. Amen. Yung hilahin ka mga kapatid, yung sabi nga doon, yung inaalis ka doon sa dream mo. Yung mga yung binabanggit ko sa inyo mga kapatid, sabi, architect ang gusto ko. Eh, hindi nga eh, hindi ka bagay dyan. Basta architect ang gusto ko sa iyo. Ayaw nga, eh gusto niya ano eh. Ano? Home economics? Pedicure. No, kaya nga, mga kapatid, don't let anything pull you out of your dream. Kaya mo mga kapatid, sabi nga doon, kung yan yung dream mo, yung pangarap mo, then go on. Mga kapatid, sabi dito, and they hated him all the more because of his dream and what he had said. Kaya sabi nga po doon, yung kanyang mga kapatid, nagalit sa kanya eh. Hindi yan totoo. Walang kwenta yung panaginip mo. Walang kwenta yung pangarap mo. Mga kapatid, don't let anything pull you out of your dream. Pagka-dreams mo yan, then go on. Daw na pag ito ay kasama mo ang Diyos, then go on. Amen? Amen. Mga kapatid, your comfort can deviate you. No? Sabi nga doon, nililis ka ng comfort. Isa, sabi nga doon, yung nandun tayo sa comfort, mga kapatid, ha?
Eh si Joseph, okay na ako dito. Nasa tahanan ako ng tatay ko, masagana na kami dito, okay na ako dito. Your comfort can defeat you, mga kapatid. Nililis po tayo minsan ng ating mga, ano, yung ating comfort. Kung minsan sabi nga doon, ayos na ako dito. Huwag mo na akong galawin dito, huwag mo na akong istorbohin dito, okay na ako dito. Minsan ganun tayo mag-isip. Amen, mga kapatid. Yung kasi yung mga hadlang, nililis po tayo sa ating mga pangarap. Okay na ako dito kahit sabi nga doon, nagkain tulog, gala. Ganyan yung katwira ng iba eh. Kaya sabi nga po doon, nasa comfort zone sila. Kaya walang na nililis sila, ay okay na ako, mayaman naman si nanay, mayaman naman si nanay. Walang problema, ako di naman gumamana niyan. Amen. Kapatid, don't let anything pull you out of your dreams. Kaya nga, your comfort can deviate you, sabi doon, your circumstances can deceive you. Minsan sabi nga po doon, ano, yung bang, nandidisip tayo ng ating, sabi nga doon, ng mga pangyayari sa buhay. Di po ba? Your circumstances can deceive you. Nadidisip tayo. Amen, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, don't let anything pull you out of your dream. Amen? Kahit ano yung nakikita mo, kahit sabi nga po doon, huwag mayaan na ilihis ka, o i-pull out yung ilayo ka sa iyong mga pangarap. Amen? Amen, mga kapatid. Amen. Yung pangarap mo, mga kapatid, na talagang yun ang pinupus mo, na sige, pag-uwi ko, magne-negosyo ko. Amen. Huwag kang tumigil sa katrabaho. Eh, wala ka pa namang ipon. Mag-ipon ka ng puhunan. Pagdating doon sa Pilipinas, eh, meron ka ng puhunan. Diba? Eh, paano ka magninegosyo kung wala kang puhunan? Wala kang kapital. Diba ba? Ang kapital mo ano? Sino kapitan ninyo? Bombay. Lord, dati ba si Bombay? Kaya pag maniningil eh, walang tao dito, walang tao. Diba? Parang ka sabi nga doon, your circumstances can deceive you. Yun nangyayari po mga kapatid. Dito nangyayari mga kapatid, yung kanya mga kapatid talagang gigil, nagigil sa kanya. No? Ayon niya nang kaya nga binenta siya doon sa ano eh. Tumahimik ka nga. Kaya nga binenta siya doon. Papatayin nga siya una eh. Di ba ba? At binenta siya doon sa America X, mga kapatid. And thanks God dahil naawa yung isang kapatid si Duda. At sabi nga doon, pinagbili doon sa mga estranghero na yun. And then binenta ng mga estranghero doon sa ano? Kay Potipar. Amen? At ilang years, 11 years po doon siya nag-stay doon sa kay Potipar's house. Ang problema mga kapatid, sobrang ganda ng lalaki kasi. Amen. Oh, kaya nga mga kapatid, sa panahon na yon ay pinagnasaan siya ng kanyang asawa ni Potipar. 11 years ha? Bah, matindi yun. 11 years, araw-araw siyang tinitempt ng asawa ni Potipar. Bah, matindi yun. 11 years. Anong hindi na makatiis eh? Talagang hinablot na siya. Di ba ba? Ano nangyari? Di ba? Kasi tumakbo siya eh. Hindi talaga siya nagkasala. Talagang tinakbuhan niya yung ano, yung temptation. Kaya takbo lang mga kapatid. Oo, oh, pag ganyan temptation, takbo. Hindi man, di masamang tumakbo. Huwag kayo ma. Hindi man. Oo, oh, kaya nga mga kapatid, pagka meron mga temptation, run! Kaya nga, huwag kayong mag-run na nakagalang mag-run. Babangga tayo nun. Kaya pag may temptation, run! Yes. Mga kapatid, pagkatapos nun, hiyamplas siya. How many years sa, ano, sa kulungan? 2 years before he, mga kapatid, bago siya naging ano, Prime Minister ng Egypt. Bilimot, 17 years. And then, na 11 years sa kulungan, 2 years, after 2 years, nagroon yung kanyang promotion. Amen? And then, doon nagsimula yung dreams. Nagsimula mapulpil yung dreams. Ang haba noon, paghihintay mga kapatid, don't let anything pull you out of your dream. Kahit pangit yung nangyayari. Kahit hindi mo gusto yung nangyayari mga kapatid, don't let anything pull you out of your dream. Kasi gusto natin yung, ano na, comfortable tayo eh. Di ba?
Hindi, ayoko na mahirap pagka nagmangarap ako, gusto ko yung instant lang. Wala namang gano'n, di ba? Wala namang business na sabi nga doon, kinabukasan, mayaman ka na. Ayaman sila to. Oh, ayo, sabi niya, matinda ka na siya, gusto mo. Dali lang yun, sangali lang yun. Pero hindi, hindi kalooban ni God yun. Eh, may mga kapatid, sabi dito, only Christ can direct us to a place of a dream. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, si Kristo lamang ang makapag-direct sa atin in a place of our dream. Amen. Walang sino ang mga kapatid. Circumstances, nandyan lahat yan. Mga kapatid, yung comfort, nandyan lahat yan. But only Christ can direct us to fulfill our dreams. Amen? Tandaan nyo mga kapatid. Kasi, sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Amen? No one comes to the Father except by me. Amen? Mga kapatid, ipupilpil ng ating Panginoon yung mga dreams ko na. Kaya huwag po tayong mabahala hanggang ngayon. Wala kang dumating sa atin. Naghihintay pa kayo ng inyong mga best friend. Ayan lang, darating din yan. Amen? Amen. Mga kapatid, patlo, don't let anything pound you down on your dream. Don't let anything pound you or down your dream. Sabi dito, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Nirebuke siya ng kanyang father. Ayaw maniwala eh. Mga kapatid, ayaw maniwala na kanyang, miski yung kanyang tatay. Kasi nga, lahat sila ay magbabaw down kay Diyos. No, don't let anything pound you down on your dream. Ibagsakan ng iba. No? Don't let anything pound you down on your ibagsakan. No? Pag may pangarap tayo, sabi mo ay go on, mga kapatid, at hayaan natin ang Diyos pamagpala. Amen. Amen, mga kapatid. Sabi ito, learn how to cope with opposition. Amen? And then, learn how to conquer your frustration. Amen. Tandaan po natin, meron mga opposition, meron mga, sabi nga, frustration tayo, mga kapatid, and learn how to cope up and learn how to conquer your frustration. Tandaan po natin, mga kapatid, yung mga pangarap natin, may frustration tayo. Sino yung hindi na nangarap dyan na sabi nga doon, na sinabihan ko kanina, na instant agad yung kanyang pangarap. Maraming frustration, mga kapatid. Amen. Maraming frustration tayong naharap sa ating mga mga kapatid, 2007, pagbalik ko po dito sa Kuwait, wala na po akong visa. 2007, nag-aaral po ng nurse yung aking pangaling nanay. Then mga kapatid, after nawala kami ng trabaho, from Subal, punta kami ng ama din ni Pastor, magkasama kami niya. Lagi niya akong hinugugot. Kasi yung hugot na yun, laging parang nagkit butas. Parang hindi na butas. Yung tatay-tatay ko na eh. Siya yung kapatid. From Subang, diyan lang kami sa Amadi. Pagbalik namin, 2 months na lang yung visa ko, nawalan po ako ng visa. May problema din ako ng araw. Ng panahon na yun. Ay malaki yung problema ko. Nagsimula yun mga kapatid, 2007. Hanggang sa sumusunod, ganoon kapaaral ko kayo ng nurse. Ang binibigang nga ang aking kong inuhugot lang sa aking Diyos sa araw na yun, 15 kg. Pintatawag si Mrs. na nurse ng anak eh. Para lang may stabbing nurse. Nurse siya, nakatapos naman po mga kapatid. Pero sobrang laki ng gastos. 15 kg, basta tatawag ako dahil dyan ng 15 kg. That time, mga kapat, ang hirap mo. Hirap na hanapin ng 15 kg. At nabusan pa ako ng visa noon. Gusto ko lang i-testify sa inyo kung gano'ng kabuti ang visa. Nangangarap kasi ko, mga kapatid, na pagpunta ko dito, gusto ko makatapos sa mga kapatid. Yun ang pangarap ko. Pangarap ko na matapos niya lahat. Pero ang hirap na frustration, na failure ako sa hanap buhay, failure ako sa pero hindi ako failure sa Christian life. Amen. Failure ako, wala akong pera. Failure ako sa trabaho dahil wala akong visa. Failure ako sa ilang bagay financially. Pero hindi ako failure kahit na. Hindi ako failure sa Christian life. May problema ako.
mga kapatid. Pero hindi alam ng mga kapatid kung ano yung problem. Amen. 2007, 2013, hindi ako nakauwi ng Pilipinas. 6 years. Walang nakakalam sino man kung sino ano yung problema. Dahil ano mga, may sinagawin ako minsan mga kapatid ng problema. Solohin mo yung problema. Ginawa mo yan, hindi suluhin. Yan, sakit nun. Yung ano, pero mga kapatid, hindi yun ang naging ano. Hindi yun ang, basihan ko. Dahil, alam ko, God will make a way. Amen. Amen. Panginoon, mga kapatid, 6 years I suffer. Hindi ko nakita yung pamilya ko. Nanganak yung anak ko. Yung dalawa, hindi ko nakita. Lumaki sila, wala ako doon, 6 years. Hindi ko alam yung bahay namin. Lumipat na pa sa Bulacan, nasa Malabon kami. Hindi ko rin alam. 6 years. 6 years. I suffer. Napag-usap ako sa Diyos, Lord, patawarin mo ako ng mga kasalanan. Then, punta ako sa dagat. Doon ako napag-usap. Dagat ako. Ay, huwag mo sabihin na maroon, ha? Punta ako sa dagat. Kinausap ko, talagang gulo yung luha ko. Ako nag-iisa doon. Iyak ko sa Panginoon, ha? Araw-araw umiyak ko sa Panginoon. Lord, bakit ito? Ba't ganun? Marami akong tanong. Pero, sabi ng Panginoon, okay lang. 6 years? Nothing. Yung nga, 10 years. Mga kapatid, ang Diyos hindi nagbabago sa pag-umaga sa akin. Amen. Don't let anything calm you down on your heart. Amen. Mga kapatid, 2014, umuwi po ako ng Pilipinas. First time ko umuwi ng set after ng 6 years. Umuwi ako dahil graduate na po yung bata. Dalawa po yung sabay na graduate. Ganun po kabuti ang ating. Amen. Kasi akala natin, na failure na tayo eh. Prostrate na tayo sa pinagdadaanan po natin, mga kapatid. Akala natin, nagbago na ang Diyos sa atin. Akala natin, nakalimutan na tayo ng ating Panginoon kahit sa kabila ng porsigido po sa gawain ng ating Panginoon. But one thing, mga kapatid, tandaan po natin, pag mayroong ganong sitwasyon, tanungin po natin ang ating sarili, saan tayo nagkulang sa Diyos. Amen. Alam ko, may pagkukulang ako. Nagkamali ako. But God is good. Amen? Amen. God is good. Mga kapatid, don't let anything pound you down in your dreams. Amen? Wala kaming bahay. Bahay namin, pinagbilin sa Malabon. Lumipat kami ng Bulacan. Mga kapatid, may oras pa naman. Gusto ko lang i-testify yung kabutihan natin. Amen. Saan ko kakanapin yung mga anak ko? Sa Bulacan, di ko alam yung Bulacan. Punta kayo sa Bulacan. Ano gagawin nyo dyan? Mga kapatid, iniwan namin yung Malabon, binabaha doon. Maraming kilala po kami doon. Malabon, punta po kami ng Bulacan, doon po sa nag-stay. Maraming adik sa Bulacan. Pero ano po yung ginawa ng Panginoon? Nandun pala yung blessings mo. Akala na natin mga kapatid, prostrate tayo doon sa mga nangyayari. Akala natin, parang wala nang nangyayari. Mga kapatid, binigyan kami ng bahay, may panibagong bahay, at may bahay pang susunod. Amen. Ito tayo sa mga kapatid dahil Ginoos ko po. Dahil ito yung ginawa-gawa ng ating Panginoon. Mabuti po ang Diyos sa bawat sa atin. Amen. Amen. Mabuti po ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, how your dream make, how your dreams may come true. Amen. Mga kapatid, only the Holy Spirit can empower our focus in the dream come true. Tandaan po natin mga kapatid, tandaan po natin lang. Without God, yung mga pangarap po natin, hindi mo kaya sa ating pari. Amen? Amen. Tandaan po natin mga kapatid, narating po lahat dyan.
But isa lang, mag-focus po tayo sa ating Diyos. Mga kapatid, si Pacquiao. Saan ang galing si Pacquiao, mga kapatid? Natitinda lang ng SK? Diba? Suntok lang siya ng buwan noong araw. Nasaan na po si Pacquiao ngayon? Siya po isang matagumpay na boksingero. Kasi, tinutukan niya yung kanyang pangarap. Amen? Yung kanyang pangarap ay natupad dahil nandoon ang proceeding niya. Determination. Inunan niya yung Panginoon, nandoon yung obedience niya, at nandoon yung determination. Amen? Kaya nga mga kapatid, huwag umayaan na mawala yung pangarap niya dahil sa mga failures. Maraming failures si Pacquiao. Amen? Lahat tayo mga may failures po tayo. Kaya huwag po natin hayaan yung mga frustration failures niya ang humadlang sa ating mga pangarap. Mga kapatid, in making your dreams come true, believe your dreams. Where there is no vision, the people perish. Plan your dream. Pray your dream and pursue your dream and then entrust your dream on that complete. Amen? Amen. Tandaan po natin mga kapatid. Pangarap. Sabi po doon, delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Amen. Amen? Sabi ng salita niya, sa Diyos natin hanapin ating kalagyan at ang ating mga pangarap ay sa Kanya. Amen. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, huwag po tayong lumayo sa Diyos. Kahit maraming mga frustration, maraming adla, mga enemy, parang hindi natin kaya yung mga pangarap na yun. No. Basta yung pangarap mo na dinilight ng ating Panginoon sa iyo, tutupay ng Panginoon. Amen. 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 Mga kapatid, huwag po kayong mabahala kasi kasama po natin ng Diyos. Amen. Amen. Kasama niya ang Diyos, kasama po natin ang Panginoon. Kaya, pagdito, believe in your dream, plan for your dream, pray for your dream, pursue your dream, and crush your dream on God. Amen? Mga kapatid, walang tutupad ng pangarap ninyo kundi kayo at ang Diyos. Amen. Ang magulang natin, tutulungan tayo, mga kaibigan natin, teacher niya tayo. Sige. Pero tayo pa rin ang magtutupad ito kasama ng Diyos sa mga pangarap. Amen. God bless you all and God bless you. Panginoong Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus na inyong anak at aming Panginoon, ito'y minsan pang nagpupuri sa iyo at papasalamat ng Panginoong Diyos sa gabing ito na minsan pa Lord God na tinuruan mo kami tonight, Panginoon Jesus. Lord, marami po kami mga pangarap na hanggang ngayon na hindi pa natutupad, Panginoon. Mga pangarap na kung singin sa Lord God ay pinanghinaan na kami ng loob pang tapusin ito, Panginoon. Mga pangarap, Lord God, na parang napakahirap abutin, Panginoon. Mga pangarap, Lord God, na parang kami, Lord God, ay hindi rin namin kaya minsan, Panginoon. Lord, sa gabing ito, thank you, Lord, dahil Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng mga panukala at inihanda mo, Panginoon Diyos, para sa pagbibig ko ng bawat isa. At yung mga plano mo, Panginoon Diyos, ang higit na mahalaga, Panginoon. Meron po kami mga plano, mga ambition, mga goals, Lord God, mga dreams, Lord God, na nais po namin maabot, Panginoon. Kaya po kami nagsasacrifice, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Panginoon, huwag mo pong hayaan na Lord hanggang Panginoon Diyos, tubugan po kami ng panahon hindi po namin makamutan ng pagpili. Kundi Lord God, dilin po namin na lahat ng ito, Panginoon, ay Panginoon Diyos, iabot mo sa bawat isa, Panginoon. Yaman kaming lahat ay pinabog mo. Yaman kaming lahat ay tinubos mo, Panginoon, ng mahal ng Diyos. Marami ka rin plano sa buhay ng plano ng Diyos. Sa lahat, Lord God, na yung plano mo na kami po lahat ay mag-serve sa iyo, Panginoon. Panginoon, naman yung mga bagay na pinagdadaanan po namin, Lord God, ay
Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos ng God, na maging matibay sa pananalig at pananampalataya sa Lord, may mga adlang man na kami po ay abutin sa mga pangarap na yun, Lord God. Panginoon, dalayan po namin na tanggalin po yung mga adlang na yun, Panginoon. Dalayan po namin, Lord God, na ma-overcome po namin yung mga frustration, Lord God. At be with us, Lord God, Lord God, at dalayan po namin, pagpalain mo po ang bawat sa amin. Panginoon Diyos, buksan mo ang drumawan ng kalangitan sa bawat sa amin. At buhihin ka sa buhay ko ng bawat sa amin. Panginoon, salamat po sa mga pagkakas ng pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Amen.